Sunod-sunod at patuloy pa rin ang patikos na natatanggap ni Senator Risa Honteveros mula sa iba't ibang tao, mataas man ang posisyon o mga ordinaryong Pilipino na nakakaalam sa mga kabulasugang ginagawa ng senadora. Bistong-bisto ng araw ang panggigipit na ginagawa nito sa pastor ng Kingdom of Jesus Christ na gustong araw niya ay siya na lamang ang gumawa ng lahat, pati na rin ang pang-aaresto sa pastor. Inakusahan nga nito si Pastor Kibuloy na isa umanong rapist, mamamatay tao at marami pang iba. Sa gitna ng patuloy na mga paratang at batikos kay Risa Honteveros, mas lumalalim ang usapin tungkol sa kanyang mga aligasyon laban sa pastor ng Kingdom of Jesus Christ. Marami rin ang nagpapahayag ng kanilang saloobin hinggil sa issue at patuloy na inaabangan ang mga susunod na kaganapan sa kasong ito. Napapabilang ang pangyayaring ito sa mga kontrobersyal na usapin sa politika na patuloy na nagpapababa ng kredibilidad ng ilang opisyal ng gobyerno. Hindi na rin maitatanggi na ang pangyayaring ito ay nagdudulot ng malaking epekto hindi lamang sa imahe ni Risa Honteveros kundi maging sa kanyang karera bilang isang senadora. Patuloy ang panawagan ng marami para sa masusing imbisigasyon at paglilinaw sa mga akusasyon na ibinabato si kanya, habang patuloy rin ang pagtanggi at depensa ni Honteveros sa mga paratang laban sa kanya. Balito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. I hate to do this. Subalit, ikaw ba'y naging makatarungan? Pumarap ka sa television? Nandun ka sa Senado? Ginagamit mo ang pagiging senador mo? Binababoy mo ang isang tao? Binababoy mo ang isang religious leader? Aboy! Inuulit-ulit mo, inaakusahan mo, sinintensya mo na sa mga interview, napapanood kita. Sinasabi mo talaga na si Pastor Kibuloy ay rapist, nangaabuso, magnanakaw, etc., etc. Bakit? Sino ka? Bakit? Pakinggan po ninyo. Gusto kong itanong sa kanya to. Mari, Jack, na nanonood siya 100%. Bakit? Bakit? Ayokong tawaging Senator Risa. Bakit Risa Honteveros? Bakit? Mas malinis ka ba kay Pastor Kibuloy? I was 16 years old. Ako po'y 16 na taon nung unang makumbinsi ng Communist Party of the Philippines. And that was a long, long time ago. Ako po ngayon ay 74 years old. 74 na taong gulang. At ang sabi ng iba, sabi ng ibang kapatid ko, bakit ka pa nakikialam dyan? Bakit hindi ka nalang makipaglaro sa mga apo mo? Nakatulad ng ginagawa ng iba. Hindi po pwede yan. Sapagkat marami kaming pinatay nung araw. At maraming namatay dahil sa amin. Ako ay nagsimula at 16 years old nang ma-recruit sa Kabataang Makabayan. And I was 17 nung ako'y maging full-fledged member ng Communist Party of the Philippines. Bakit to ako nagsimula sa ganitong pagsasalita? Baka makalimutan natin na kung kaya tayo nagkakagulo dito at ang tuwang-tuwa ay ang Communist Party of the Philippines at saka ang New People's Army at ang National Democratic Front. Nagdiriwang sila sapagkat ang mga prediction nila, yung mga pinapangarap nila na mag-away-away ang mga tao
na mag-away-away. Magalit ang lahat sa gobyerno. At ang nagdiriwang ay ang Communist Party of the Philippines. At hindi natin papayagan yan. Tama! Tama! Wag po tayong mawawala sa focus. Wag po tayong mawawala sa focus. Sapagkat kasama natin na nanguna at ang naging plataforma ay ang SMNI sa paglalantad. Tama! Para mailantad ang mga terorismo, ang pagpatay, ang mga panggagahasa, ang pagnanakaw, ang mga extortion ng Communist Party of the Philippines at ng New People's Army. Huwag po natin kalilimutan yan. Baka maligaw tayo. Huwag natin kalilimutan yan. Sapagkat sa kasal, hindi ba kayo tataka? Hindi ko Mickey Boy yung tatlong kumag sa Kongreso. Hindi kumikibo. Hindi sila kumikibo. Sila nagsimula nito. Sila nagsimula nito. At ito ang pinapangarap nila na mangyari. Yung magkagulo-gulo. Pero anong gulo ang gagawin nila? Nakita nila mga tao rito. Bakit nagkaganito? Ito mga tao na ito na walang ginawa araw-araw kundi magdasal. Yes! Panginoon ko, sa araw-araw na ginawa ng Diyos, yung mga nakikita kong kabataan na ito, yung mga nanay, at may mga ilang lola at lolo, yan ay walang ginawa araw-araw kundi magdasal. Pero bakit ninyo ginalit? Bakit nandito ngayon? Bakit nandito ngayon? At naglalabas ng sama ng loob. Ako, nung nanonood ako sa live, sa coverage kahapon, narinig kong inuulit-ulit yung salitang walang utang na loob. Walang utang na loob. Napakatindi niyan. Napakatindi po niyan sa mga Pilipino. Pag ikaw ay walang utang na loob, napakawalang yamong tao. Napakamahalaga niyan. Yan ang meron tayong mga Pilipino na wala sa ibang bansa. Sabi nga ng mga Amerikano, they don't give a damn. Tayo, we give a damn. God. Mga anak at mga apo na nandyan sa harap, mga magulang at mga kapwa ko senior citizen, ang hirap. Kaya pala sa aking panunood, parang si Ka Eric ay umiiyak dito. Well, ako po'y ano? Ako'y yung natalakay na discuss dito ni Ka Eric ay hindi na para ulitin ko pa. Ang gusto kong bigyan diin. Kaya ako nag-volunteer na magsalita rito ay upang bigyan diin at huwag nating kalilimutan na nalalapit na naman ang March 29. Ito ang anniversary ng New People's Army. At huwag ninyong kalilimutan na ang unang gulo, ang unang nilikha nilang Karumal, dumalo na gulo, na nagdulot kung kaya nagkaroon, napilitan si Marcos, si Marcos Senior, magdeklara ng martial law, ay nung inityahan ng Granada ang Plaza Miranda noong August 21, 1971. Huwag po ninyong kalilimutan yung krimen na yan. Kami na mga naunang komunista na nirecruit ni Joma, yan ang aming kasalanan.
At ako'y naninindigan dito, tumatayo rito, upang huwag nang maulit yung mga yan. Upang matigil na. Wala nang ma-recruit. Dapat malaman yan ng sambayanan. Dapat huwag yan palilimutan. Lalong-lalo na ng 7 hanggang 8 milyong aktibong kasapi ng relihiyon ni Pastor Kibiloy, ng ating relihiyon, ng relihiyon ninyo. Yung mga 7 to 8 million na mga tao na yan, huwag ninyong kalilimutan. Huwag nyo po ninyong kalilimutan na naganap yung pagbomba na yan sa Plaza Miranda. At yung pag-itya ng granada sa Plaza Miranda na yan ay upang galitin ang mga tao laban sa gobyerno. Yan po ay nangyari nung panahon namin. At yan po ay pinamumulat namin sa mga kabataan, lalong-lalo na itong mga batang nasa harap na to. Huwag po nating payagan na magpatuloy pa ang pagre-recruit ng CPP-NPA. Hindi kami takot! 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 Bago po ako magwakas, payagan ninyo akong magtalakay sandali dun sa ginawang kababuyan ni Risa Honteveros sa mahal na Pastor Kibiloy. Yeah! Sino po ba? Gilalaban ninyo si Risa Honteveros? Risa Plus! Kilala ko siya. Kilala ko si Risa Honteveros. At ang una kong, ang isang issue na nais kong erase dito, yung ginagawa niyang pambababoy kay Pastor Kibiloy sa Senado nang walang kalaban-laban, ang hinarap ay mga nakamaskara na challenge ng mga napanood ko na mga ilang mga kabataan at mga kasapi ng ating relihiyon, na pinasisinungalingan at ini-expose kung sino-sino itong mga to. Sino ba si Risa Honteveros? Ang tanong ko sa kanya, siya ba ay merong moral ascendancy? Wala! Ang bawal ang makiapid sa hindi mo asawa. Tama! Bawal. Bawal po. Yan ay nasa Biblia. Bawal po ang makiapid sa hindi mo asawa. Senator Risa, I hate to do this. Subalit, ikaw ba'y naging makatarungan? Pumarap ka sa television, nandun ka sa Senado, ginagamit mo ang pagiging senador mo, binababoy mo ang isang tao, binababoy mo ang isang religious leader. Aboy! Inuulit-ulit mo, inaakusahan mo, sinintayin siya mo na sa mga interview, napapanood kita. Sinasabi mo talaga na si Pastor Kibiloy ay rapist, nangaabuso, magnanakaw, etc., etc. Bakit? Sino ka? Bakit? Pakinggan po ninyo.
gusto kong itanong sa kanya to. Mari, Jack, nanonood siya 100%. Bakit? Bakit? Ayokong tawagin Senator Rice. Bakit Risa Honteveros? Bakit? Mas malinis ka ba kay Pastor Kibuloy? Bakit kinakailangan babuyin mo, selbahihin mo, alipustain mo? Binaboy mo si Pastor Kibuloy, napanood kita. Bakit kinakailangan mong gawin yan kung nangangarap kang maging vice presidente o presidente? May iba pa bang dahilan? Ngayon, mag-isip kayo. Uulitin ko yung tanong. Ano ang moral na karapatan mo para mag-akusa ka, magsalita ka ng kababuyan sa isang religious leader na katulad ni Pastor Kibuloy? Yay! Bakit? Eto ha. Magbabanggit ako ng mga pangalan sapagkat kilala ninyo si Risa Honteveros. Yeah! Ha? Masyado akong hindi parehas. Talagang binaboy, ano? At kung magsalita siya, hindi niya lang inaakusahan, hinuhusgahan niya na. Kaya kung inire-raise kayo yung issue, bakit? Ano ang iyong, meron ka bang moral ascendancy? Anong moral meron ka? Wala! Bawal makiapit sa asawa ng... Si Risa Honteveros ay kabilang dun sa tinatawag na yung mga nagpapanggap pang left of center, yung mga nagkakali-kaliwaan. Ito mga sokdem na tinatawag, no? Nung magkaroon po ng split sa Communist Party of the Philippines, ang nagkaroon ng tinatawag na RJ, yung mga rejectionists. Ito yung mga nanalig ng gusto kay Jose Maria Sis. Ito yung mga rejectionists, ito yung mga lumaban. Sa kabilang panig naman ay yung mga tinatawag na RA, yung reaffirmists. Ito yung mga nagtaguyod ng linya, yung armed struggle ni Jose Maria Sison. Itong sila, Risa Honteveros, ay humiwalay sila. Ayaw nilang magpa-identify. Subalit, nung maging presidente si Noynoy Aquino, binigyan sila ng poder. At pinamahala sa kanila yung isang malaking programa ng reforma sa lupa. Ang akbayan na pinamumunuan niyang grupo nila Risa Honteveros ay tinreten yan na papatayin ni Jose Maria Sison. Nagkagulo sila. At ang karamihan sa kanila ay lumapit sa amin. Ako, isa ako sa nilapitan. Humihingi ng proteksyon. Ngayon, anong ginagawa niya? Nakikipaghimuran siya ng tumbong doon sa tatlong kriminal sa Kongreso. Kung kaya tayo nagkakagulo, sila ang lumikha nito. Masyado nilang minaliit
binaboy ginago ang sambayanan. Yes! Yung ginawa ni Risa Hontiveros na pambabastos sa katauhan, yung pambababoy na ginawa niya kay Pastor Kebuloy sa pamamagitan ng mga peking witnesses na mga walang muka, nakatakip ang muka. Hindi lamang si Pastor Kebuloy ang binaboy niya. Ang binaboy nila ay ang sambayanan. Tao! Narito rin ako dahil gusto ko magpaalala sa inyo na pinag-aaway-away tayo ng mga komunista at ang paniwala nila ay nagtatagumpay sila. Si Larissa Hontiveros ay maliwanag na tumataya, sumusugal. Kahit na alam nilang malaki ang panganib na kung ang magtatagumpay ay ang CPP, NPA at NDF. At narito rin ako, gusto ko ipaalala sa ating lahat na ang kalaban ay ang kilusang komunismo. Hindi natin papayagan na lumala pa yan. Yes! Tama! Yan din ang itinuro sa atin ni Pastor Kebuloy. Yes! Diyan namin siya nakilala. Diyan kami nagkalapit-lapit na yan. Sa nagkakaisang pananaw, sa nagkakaisang landasin, naputulin na, patigilin na, ibagsak na, lipulin na ang mga kampon ni Satanas na ang mga komunista dito sa Pilipinas. Bago ako magwakas, ano? Lest we forget. Huwag po natin kalilimutan. Kung sila Risa Hontiveros, yung tatlong demonyo sa Kongreso, ay merong hukbo. At ang kanilang hukbo ay ang New People's Army, ang NPA. Tayo po. Ayon sa konstitusyon, ang dapat nagpo-proteksyon sa mga tao ay ang Armed Forces of the Philippines. At ang Philippine National Police. Ito po ang kasama natin sa pakikibaka at paglubig sa CPP-NPA. At laban kasama ang bayan! Laban kasama! May naalala kasi ako bago ko magpaalam, ano. Merong kasing isang issue na nagiging problema ngayon ni President Bongbong Marcos. Merong siya ay nabudol ng mga tao, ng mga consultant niya sa dito sa pagpapanatili ng kapayapaan sa mga komunista. Kung natatandaan ninyo, bago natapos ang term ni President Rodrigo Roa Duterte, napikon na siya, sinabi niya, tama na, wala nang pistok.
wala nang pistok sapagkat yung pistok na yan ay ginagamit lamang ng mga komunista ng NPA upang makabuelo, upang makapagpalakas ulit. Sapagkat sila ay bugbog na. At ako, marami akong mga nakasama ng araw na akala ko talaga hindi tatamaan. Nataboy sila, yung iba'y namatay na, na akala may walang kamatayan. Sapagkat napaka very effective nung NTF-LCAP, nung problema, yung programa ng gobyerno para lupigin sila. Napaka effective. Subalit, isang araw ay nagulantang na lang tayo. Biglang nagkaroon ng pistok sa Ultric. May mga nagbiyahe doon. Anong ibig sabihin noon? Na-auto nila ang presidente. Na-auto nila. At ang isang nanguna, gusto kong sabihin dito, at gusto kong punahin dito, yung isang secretary, dating chief of staff ng Armed Forces of the Philippines, na dating isa siya actually sa nagplano ng LCAC, ng NTF-LCAC. At biglang-bigla na lamang, biglang gusto nilang i-open, magkaroon na naman ng pistok. Paano magkakaroon ng pistok? Ooh. At pag nagkakaroon ng pistok, lumalakas sila. Yes. Bagsak na, nakadapa na. Kumbaga sa boxing, nasa 10 round na, durog-durog na. Pagkatapos, aawatin mo sa pagsuntok yung kabila, bulagta na. Ganyan ang ginawa nila. Pati si Pastor Quibloy ay pinuna niya yung action na yun. Bagamat ginagalang niya, desisyon ng gobyerno yan. Subalit, ang mga nangyayari ay talagang hindi kapanipaniwala. Parang nagsusunog, parang nagbubuhos ng gasolina itong gobyerno at sinisindihan niya sarili niya. Pistok! Dialogo sa Diablo! 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 Tayo po, ang gusto natin ay isang totoo at genuine na kapayapaan. Hindi kickback, hindi grab and corruption, hindi biyahe sa Ultric, hindi junket. Ang gusto natin, lalo na itong mga kabataan na ito, at yung mga tinatarget na rekrutin pa ng tatlong demonyo dun sa Kongreso, hindi po pistok ang kasagutan dyan. Yes! Gusto natin, ako, sa ganitong edad ko, gusto ko bago ako mawala sa mundo, matanaw ko, malasahan ko yung totoong kapayapaan. Subalit, hindi po mapapalaya ng pistok, hindi magkakaroon ng pistok. Huwag po ninyong kalilimutan, ang kalaban ay ang CPP, NPA, NDF. Sino man, individual, politiko, organisasyon na pumupuri at gustong lumakas pa ang CPP-NPA ay kaaway ng sambayanan. Yes! Yes! Tama! Pwede ko po bang isigaw na mabuhay ang Armed Forces of the Philippines? Bye!